Thank you. Ito na, maras makilala pa natin si Emil Sinagpulo. Mayroon tayong mga photos na ipapakita. Show and tell, first photo please. Pa-show na yan. Ayan, kinakabahan ko sa photo na yan. Ako, ayan. Oy. Ah, mga kapatid ko yan. Wow. Actually, sa bahay lang yan. Uy, may studio kayo sa bahay? Hindi, ano, may kaibigan siya ang photographer. Tapos lang. Inedit-edit lang para... Napaganda lang yung ano ilaw dyan. Ang ganda kasi, oh, parang professional na professional. Ano, mga kapatid ko yan. Ilan pa kayo magkakapatid? Apat. Apat kami. Apat. Si Kuya Eman, si Ate Lalaine, tsaka si Leslie. Ano po ang okasyon at napag-isipan yung magpakuha ng litrato? Ano kasi, bihira na kami makompleto kasi yung kuya ko tsaka yung ate ko nag-abroad yan. Mm. Nagkataong nagkasabay sila. So, pinilit kong... mag-pictorial kami kasi bihira lang yung makompleto sa picture. Oo, magandang pagkakataon talaga. I-cherish yung mga moment. Oo, pero bakit wala dito yung parents nyo? Ano, hindi, meron kasama sila. Ano lang yan? Yan lang yung... Shot lang. Ah, yan lang yung shot ng magkapatid. Sa magkakapatid lang. Sibling shot. Eh, since kayo-kayo lagi ang kayo-kayo minsan lang magkita or nagbabanding, kamusta kabilang kapatid naman sa kanila? Ako, ano eh... nagiging emotional talaga pag ano, pag umaalis sila. Sobrang nalulungkot ako. Ikaw may bunso? Tama ba? Bunso ako, bunso. Ay, kaya! Kasi ang lungkot ng ano, dalawa na lang kayo, tapos minsan wala pa isang kapatid mo, ikaw na lang. Oo. Okay lang yan, pa rin naman sa, ano, sa family din naman. Maaari nga, sana. Ano, eh. Huwag na lang silang umalis. Wala na lang umalis eh. Kung mayaman lang ba naman ako eh, di ba? Malay mo! Malay natin. Dahil sa taon na tangkaran, malay mo naman. Diba? Ito na yung start ng pagkuha mo sa mga kapatid mo ulit. Pag-ahon sa buhay. And dapat ready ka kasi mga kapatid mo magkakapamilya na rin yan. Oo, sa bagay. Sino pinaka-close mo sa mga kapatid mo? Ang pinaka-close ko dyan, yung kasunod ko, yung si Leslie, nasa baba. Ano siya? Lesbian. Di ba pag bunso, sila laging mapang-asar, ganyan? Oo, laging pinapaboran. Laging kinaasaran ng lahat. Kasi. Pero nga ba, lagi ka pang pinapaboran? Na magulang? Parang eh. Ito na lang. Halata yung favorite issue. Yung mga kapatid mo ba, lagi kang nauutusan? Kahit yung remote na nandyan lang naman. Lagi, lalo na yung ate ko. Pero nangyari na ba na kasalanan mo pero ang napagalitan yung ate o kuya? Nasave ka niya ng bunso ka. Madalas. Dapat kasi ginag-guide mo yung bunso mo yan. Ganun yun eh, di ba? Kaya kapag kayo-kayo na lang magkakapatid, no? Sinubawa ka. May next photo pa ba tayo? Pa-show na please. Pa-show na ng isa pang photo. Wow! Si Mami. Ano ko yan? Lola ko yan. Lola. Kamatay niya lang last month. Ano, kaya medyo natagalan akong sumali sa masalang sa TNT kasi namatay kasi yung lola ko, parang pinalampas ko. Ayun. Pero for sure sobrang proud niya ngayon. Sobrang proud. Correct. Bago siya namatay, nasabi ko sa kanya na ano, isasalang ako sa TNT. Oh. Ano kasi siya medyo ano siya, marami siyang tubo sa ano niya. So nung sinabi ko sa kanya, medyo umiti siya. Wow. Tapos arang natuwa ako. Kaya lang di niya na ako inabot sa iyo. Di abot na siya pa rin ngayon. Sa'yo. Dahil diyan. Tawagan na natin ating bisita. Wala. Dito siya. Ay, pero ano yun, for sure nandito yun, nanonood yun. Yung presence niya. Actually, nandito siya. Hindi, ganun naman kasi talaga eh. Pagka yung alam nilang sasalang ka, nandyan lang yan. Nandyan oo, lang sobrang proud yan sa'yo. Pero ano yung pinakamasayang memories mo with lola mo? Ano, pag umuwi kami ng probinsya namin, sa probinsya namin, ano eh, island kasi yun, walang kuryente. Yes, yes. Generator lang siya. Ano talaga, pinapabuksan niya yung generator niya para lang makapag-video kay kami, para marinig niya yung mga boses namin ng mga pinsang ko. Uy, magaling kumanta si lola. Hindi. Pero mahilig siyang makinig. Natutuwa siya pag nakikinig. Listener si Lola. Uy, nakaka-relate ako dyan kasi pagka lolo't lola talaga, ini-spoil tayo ng mga ito. Oh. Kasi ako lola ko, magaling sumagot eh. Oo, sa Q&A, magaling sumagot yun. Baka doon ka nagmana. Tsaka na, mama ko, ganun dyan magaling. Okay. May next photo pa tayo, pa-show please. Oy. Ayan, yung isang lola ko naman yan. Yung kaninong side yon. Sa papa ko. Ito naman sa mother side. Mother side. Dito, sino yung mga maliliit na chikiting? Ah, kapatid ko yan. Siya yung lesbian. Si maliliit pa lang kayo dyan. Tapos si Lola Garseng. Miss na miss ko na rin yan. Pag umuwi kami probinsya, masala ko siya na miss kasi pag nakikita, pag sumasalubong talaga sa amin, tapos ikikiss ka dito. Nakakalungkot. Yung mga parents, grandparents. Tsaka, umiiyak yan kapag kumakanta ako, napapanood niya ang kumakanta. Oh.
Proud na proud sa'yo yan, for Lola's sure. Lola's boy ka, no? Yes. Pero ito, malapit ako sa mga may mga comments sa'yo galing sa ating chat channel. Room. Yes. Sabi ni Nick Rodelaw, o Redelaw, Redelove, akala ko si John Estrada. May hawig kasi. May ano, magkakaraan. Sa YouTube naman, sabi ni Limen, siya yung sa The Voice. Oh, inaway niya yung nagsabi nung si John Estrada. Hindi, siya yung sa The Voice. Siya yung The Voice! Oo, may exclamation point. Siya yung The Voice!